What's up guys, it's me again, Junji Extreme. So ngayon, prep natin yung first meal today. So content natin will all about yung foods na kinakain ko talaga ngayon. Actually like ulit-ulit na lang, pero yan yung goal natin eh. Is yung hindi magsawa sa meal plan. Prepping is not really for the people na mali magsawa sa pagkain. Gusto mo, para lang yan, para di kayo magsawa. So, yung first meal natin, 3 whole eggs, large. So 18 grams of protein tayo dito. Tapos I add 100 grams of kamote para sa carbs natin. So, I really love kamote, guys. Nasasanay na ako. Gaan sa chan. So, yan, has 130. 3 whole eggs. Ito yung first meal natin. Goal natin is to make our meals simple and easy to prep. Bakit mo pa hihirapan sarili mo eh, may mas madali naman, diba? And guys, may air fryer kami dito. So, like, easy to prep. So, yan, first meal. So, after first meal, is prep natin kagad yung second meal natin, which is 9 a.m. Hindi, sabay na lang natin yung lunch para dro-diretso na, pati yung kamote. 100 grams of kamote has 20 grams of carbs. Tapos meron tayong protein of 18 grams, kasi 6 grams yung large. Then we add some onions. So pinasobran lang natin, so halos sabihin natin nasa 25 grams of carbs tayo ngayon. And then nga pala guys, yung liquid intake ko sa morning, It's just water. Yan guys, kung gawin nyo right after magising nyo is inom kayo ng tubig. So, magandang malamig para ganun yung metabolism nyo yung chan nyo. Guys, so ngayon, second meal. Pili natin kung ilang grams pa yung tira. Oh yes, so 166 grams na lang yung natira. So, pang 9 a.m. lang natin to. So, ngayon kailangan natin pumunta sa bayan para bumili ng chicken breast natin. Yan yung problema guys, kasi yung binibili ko lang sa meat shop is yung kilo-kilo lang. Like, 1 kilo, pagkaubos, 1 kilo na naman. So, hindi ko masyado yung bulk talaga na bumibili. So, prep lang natin 9 a.m. Pupunta tayo mamaya sa bayan after natin kumain. Prep na rin natin yung kamote. So, ito yung kamote namin. Yan. Medyo marami pa tayong stock, pero sa chicken breast is wala na. Naluto na rin guys yung chicken breast natin, pero cooking pa rin yung kamote natin. So yung talaga yung problem sa kamote, like it takes time para maluto. So halos 20 minutes before maluto compare sa chicken breast. Pero punta muna tayo sa bayan, bili tayo ng chicken breast. Kasi sakto lang yan, hindi pa kasi luto yung yung kamote natin. So bili lang muna tayo ng chicken breast, tapos sabayin lang natin yung lunch. So guys, so nakabili na tayo ng chicken breast. Ngayon is alas 9:30. So sakto lang yung oras. So second meal of the day. 150 grams of chicken breast. Then, so yung interval meals talaga, focus talaga is chicken breast. So dati nung hindi pa tayo prepping, interval meals lang ako nag-chicken breast and kamote. Pero ngayon is kahit sa lunch and dinner na rin is nag-chicken breast tayo. So medyo kagad na uubos yung chicken breast natin, then yung bibili na naman ng bago. So guys, yung challenging talaga pag prepping yung consistency sa pagkain, kasi syempre pag maubos yung stock, bibili ka na naman ng bago. So kaya medyo magasto pag prepping talaga ng food. Tignan muna natin guys, kaya medyo nakakagutom na. So second meal, let's go. Pinakapaborito ko talaga guys na meal is yung second meal and then fourth meal or yung mga interval meals, kasi ito yung time na parang nakakagutom. So parang snack ko na siya, pero habang snack is siyempre may gain. Kasi guys, every meal counts, kailangan may gain tayo. So remember, pinaka-importante is yung pagkain. So focus natin is yung protein, but we also have these carbs. So 150 grams chicken breast, 48 grams of protein, then meron tayong 25 grams of carbs mula sa kamote. So
So after yung meal guys, is doon ako minum ng whey protein. So medyo mauubos na. Mauubos na. Pero ako lang yan. Try naman natin yung bagong whey protein natin after dito. So yun na yung laman niya. Ito pinaka-paborito kong flavor, pero dapat pa natin i-try ito. So try muna natin to. Baka mas masarap siya. I drink my whey protein every interval meals. After workout, then 9 a.m. So you can actually drink your whey protein anytime of the day. Morning, sa yung iba sa morning, ako is interval meals. So pwede nyo sabay sa breakfast, dinner, ever is that. Pero ako is after workout and 9 a.m. Kasi nag-workout ako ngayon hapon. Pero kung umaga ako nag-workout, is after workout din 3 p.m. ako ng hapon. Sabay ko sa interval meals. So guys, so prep for our lunch, third meal. Tapos para mamaya rin sa 3 p.m. So isahan na lang yung pagprito natin. So isahan na lang para kagad kain. Parang ginaprat ng prep. For the third meal is I eat the same nung meal natin kanina. So naprep na tayo ng kamote natin. Nandiyan na yung chicken breast natin. 150. Tapos let's try 130. Kahit 130 na kamote. Then ngayon liquid natin will be tubig lang. So hindi tayo mag-whey protein. So interval beast lang tayo mag-whey protein. So halos 11:30 or soon to 12. Yan yung lunch time ko. Tapos yung para sa 3 p.m. is nandito. So prep lang natin to mamaya. Third meal of the day. Same pa rin. Kamote din, chicken breast. So ganito na yung kinakain ko. Halos 2 weeks na tayo. Yung problema talaga yung chicken breast kasi ngayon is 4 times na tayo kumakain ng chicken breast. So halos same meal 4 times a day. So yun yung goal natin para ma-reach natin yung protein intake guys. So halos 12 is third meal tayo. Tapos after how many hours, halos 1:30 is muna na tayo sa gym para mag-workout. Kasi ngayon is mag-workout tayo, training. So yun, halos everyday na tayo nag-workout. Eh, sabi nga nila everyday counts na, lalo na pag-prepping. So 6 weeks out na tayo. Next week is 5 weeks out. So sobrang bilis lang, no? I remember 7 weeks out. So, nag-start na tayo mag-prepping 9 weeks out na talaga. Ngayon is super strict na talaga, 6 weeks out. Tama tayo, guys. So, yan yung chicken breast, to. Yan nyo, oh. Jack! Hi to your fans. Hi. We're going to eat some legs workout muna. Tapos yun, nakapag-prep na tayo ng pagkain. Tapos yun guys, nakapag-prep na tayo ng pagkain for our 3 p.m. meal. So sakto, halos mag 1:30 pa lang, mapag-legs pa tayo. Tapos yun, after legs is yun, legs is yung 3 p.m. meal na natin, or yung third meal. So halos same pa rin. I just make my meal plan simple and easy to prep. So isang tip rin yan, gusto nyo mag-prep ng meals, so make your meals simple and yeah, easy to prep. Madali lang lutuin. So yun, kamote, just going to boil, fryer, tapos bread, ready to go. Fourth meal of the day. So ito na yung prep natin kanina. Sobrang solid. Legs plus abs, grabe. Sobrang nakakapagod. Ito na yung pawis ko, grabe. 14 grams of protein, tapos 25 grams of carbs. So, right after workout, kain tayo. Post-workout meal natin. Best for recovery of the muscle. So, importante rin yung post-workout meal. Siyempre para sa recovery ng muscle. After that, is pair natin yan with whey protein natin. So, challenging talaga sa ganitong oras. Sobrang init. Pero yung maganda ko sa ganitong oras is hindi masyado maraming tao. So, yun, kain muna natin. So, yung workout natin. So, halos 2 hours workout, legs plus abs. So, kahit physique is kailangan, train pa rin yung legs para symmetrical lang. So, yun, practice pa tayo ng posing. Thank you so much sa mga solid supporters natin dyan, Brian. That's it. For our last meal guys, there's nothing new. Same pa rin, same meal.
So, prep lang natin. So, yun, nakapag-cool down tayo. Halos 5 pa lang ngayon. So, mga 4 naka-uwi na tayo. So, nakigam muna tayo, cool down. Tapos, yun, prep na natin yung pagkain. Grabe talaga yung legs, guys. Grabe, nanginginig pa yung pako. Last meal of the day. So, halos 7 na ngayon. So, pero usually, kumakain kami mga 6:45, ganyan. Yun, ito yung last meal natin. So, same pa rin. 150 grams, then kamote. So, dyan naman yung kasama natin. Importante rin kahit sa gabi is kailangan maganda rin yung intake ng protein nyo. Kasi, of course, is magre-rest kayo. So, yun. Huwag nyo rin kalimutan, guys, yung rest. Importante rin yan. So, huwag kayo masyado magpuyat para maganda yung recovery ng muscles nyo. Remember, sleeping is really important for muscle recovery. So, yun guys, overall, yun yung kinakain ko talaga. Parang a day in life rin. So, yun yung usually yung ginagawa ko, like more on eating. I'm always, you know, waiting to eat para sa muscle natin. So, yun guys, thanks for watching. Sana nagustuhan yung video. Shout out sa mga solid ka-extreme natin dyan. So, 6 weeks out. And yun, still fighting, still doing our best. And, you know, to give full package para sa competition. So yun guys, hindi kalimutan supportan yung channel by clicking that subscribe button, notification bell, para update ko sa bagong videos. So, guys, peace!